Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating weather update ngayong gabi. Dito nga po sa ating mga weather system na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo nga po, no, ang umiiral nga po dito sa extreme Northern Luzon at ng Northern Luzon, yung nga pong ating Northeast Monsoon or yung Amihan ay magiging malamig, no, yung ating panahon dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ng extreme Northern Luzon. At ito naman pong bahagi ng Central Luzon ay makakaranas po yan ng katamtaman at biglaang pagbuhos ng ulan dahil nga po yan sa ating shear line o yung pagsasalubong ng malamig at tuyot na hangin at yung mainit na hangin na nanggagaling po yan sa Dagat Pasipiko. Ito nga po yung ating Easterlies. So tingnan naman po natin, ano, dito sa ating satellite image yung mga lugar na posibleng ulanin. At may posibilidad nga, no, na magkaroon tayo ng low pressure area next week. Subalit ito nga po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At by November 18, makikita po natin yung ating minomonitor na posibleng bagyo na papasok sa ating bansa. Ngayon nga po, no, may posibilidad na makaranas ng maulap na kaulapan, ano, at makaranas ng mahihinang pag-ulan. Dito nga po yan sa may parte ng Cagayan Valley at ng Aurora. Bunsod po yan ng ating Amihan. At pati po dito yan sa may lugar sa may Ilocos Region, sa may Cordillera, and sa may rest of Central Luzon. Makakaranas din po tayo dyan ng mga partly cloudy sky at isolated rainshower and thunderstorm. Dumako naman po tayo dito po sa may ating shear line kung saan nga po nakaka-apekto yan sa may Cagayan, sa may Cagayan, Isabela, sa may Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes and Samar Province. Nakaka-apekto po yan yung ating shear line at yung ating Easterlies naman, ano, ay nakaka-apekto po yan dito sa may Mindanao. Kung saan nga po nakikita natin may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan dito po sa may Cagayan de Oro, sa may Davao, sa may Jensan at maging dito po sa may Zamboanga City makakaranas ng biglaang malalakas na pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Palawan naman po, kung mapapansin natin, ano, makakaranas po, no, ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa Balabac dito po sa Palawan. At magiging maganda naman po ang panahon dito po sa may Puerto Princesa, Palawan. At may posibilidad pa rin po tayo makaranas dyan, no, ng isolated rain shower. Kaya ibang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan. At lalo na po, no, yung naapektuhan nitong si ng ating Amihan na may posibilidad po, no, na may matataas na alon. Kaya ingat po yung ating mga mangingisda dito sa extreme Northern Luzon. Dumako naman tayo dito sa ating advanced weather forecast kung saan nga po, no, na yung ating minomonitor na posibleng bagyo sa susunod na linggo. By Friday, no, nang makikita natin, ano, na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at dahil po yan sa ating shear line by November 13, mapapansin natin bagyang hihina yung ating Amihan at pagdating ng November 14, mapapansin nga po natin na, no, may mga pressure po tayo nakikita dito, may mga posibilidad na low pressure area pero mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. By November 15, mapapansin nga po natin, ano, na tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng pag-ulan at bubugso ulit ang ating Amihan at magkakaroon ulit tayo ng shear line dito po sa may parte ng Northern Luzon. And by November 16, makikita nyo nga po magkakaroon tayo ng low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By November 17, ito nga po ay nasa eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng November 18, ito nga po ay nasa eastern section na po, no, ng ating Southern Luzon.
At ito nga po ay may posibilidad ng maging isang tropical depression bago pa lang po yan pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 19, ito nga po ay posibleng mag-intensify into tropical storm. At ito nga po ay nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay magiging dalawang posibleng senaryo nito nga nasabing posibleng bagyo na papasok sa ating bansa. Ito nga po ay may posibilidad na lumapit sa ating landmass or magkaroon ng landfall dahil nga malayo pa yung kanyang advance forecast. Malaki pa po ang chance na mga magbago ito. At meron po tayo isang senaryo na posible po siyang umangat papunta po dito sa may Japan dahil nga mapapansin natin na bahagyang hihina po yung ating amihan at yung magpapaangat dito sa ating posibleng bagyo dahil sa paghina ng amihan. Inuulit po natin, mahaba pa po yung ating advanced weather forecast. Marami pa pong posibilidad na magbago ang direksyon nitong nasabing sama ng panahon. Sa ngayon po, tumutok po tayo lagi sa ating advanced weather forecast para po dito sa minomonitor natin na posibleng sama ng panahon or posibleng mahinang bagyo na papasok sa ating bansa ngayong November. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.